Magandang hapon po sa inyo lahat. Di ba, ibang dating pag-Pebrero na. Pag-Pebrero, talagang ito yung nagpapatungo sa pag-ibig. Hindi natin maiiwasan yan. Kaya nga, before pa lang 2017, nakaredy din eh. Ngayon natin ang January, ito yung patungo sa pagsisimula. At natapos ako natin, kami ang isang Kristiyano, kailangan magsimula tayo na naayon sa nais ng ating Panginoon, di ba? At natapos po yun. Ngayon po, na patungkol po sa Pebrero, ito po yung patungkol sa pag-ibig. Ngayon po, ang topic po natin ay patungkol po sa pag-ibig natin sa ating mga sa kapwa, sa ating kapatid, no? Sino bang kapatid natin, hindi lamang po yung kapatid natin sa magulang, kundi yung kapatid natin bilang anak ng Diyos. Ito po yung ating ito po ang ating pag-aralan ngayon, no? Ito po ang ating titingnan sa salita ng Biblia, no? At sana ay maging challenge po sa atin kung ano po yung sinasabing pag-ibig na to, no? Alam niyo po bang kagandahan ko sa Suyun Church, no? Hindi ko naman sa pinagmamalaki, pero ganun talaga. No? Ang kasarapan po, no, kung nagpapatuloy lamang po dito, ay makikita po natin na victory nga ng bawat isa na nag-iibigan. No, nag-iibigan. At isa sa mga testimony ng mga kapatiran din po natin, mga umuwi sa Pilipinas, na sabi niya, ay, gusto ko yung katulad sa Busan, no? O, katulad dito sa church na ito. At yung isa po, kapatid po natin na si Pastor Bong, which is dati po ay si Brother Bong, yung po ay naging pastor na, gusto niya, o yung treatment po dito na bilang magkakapatid, ay gusto niyang i-adapt po yun sa gawain po sa church sa Pilipinas. At isa po sa masarap pong isipin, yung turingan po ng bawat isa bilang magkakapatid. No? Talagang napakasarap ang katotohanan nila eh. Isipin nyo, may taga-tego pa, no? Pupunta dito para mag-church para makasama ang bawat isa. No? Alam niyo po ba na madaling iba eh. Pwede ka naman mag-worship sa Panginoon eh. No? Maghanap ka sa church sa sample lang ha, sample. Pwede naman yun eh. Kung nasa tego ka, pwede ka maghanap sa church doon. Tapos, same God naman ang minu-worship natin. Pero yung fellowship po na bilang magkakapatid, yun po yung nami-miss po eh. No? At ito po yung dapat po natin gawin. Ngayon, sana ngayong hapon po, makita po natin yung ating sarili. Yung ating sarili, patungkol sa mga kasama natin, kung tama ba yung pagmamahal at binibigay natin sa kanila. Minsan, ang nangyayari na eh, dahil sa nagkasanayan na, minsan yung joke tumataas na, no? Minsan nakakasakit na. No? Pag napakinggan nyo, sumusobra naman ito. No? Pero iyan ba yung sinasabi ng Biblia? No? Meron po tayong standard patungkol po sa love. Ito po, ang usapan po natin ngayon ay patungkol ng love sa kapatid natin, which is makikita po natin yung ginamit po ng Griego dito. Philostorgos, no? Philostorgos, or yung phileo at saka istorge na pinagsama, devoted to one another. Ibig sabihin, ang pagmamahal na tinutukoy dito ay patungkol mo sa kapatid po natin. No? Hindi. Okay, ha? Hindi po eh. Sabi ng Biblia, magmahalan daw tayo, tapos bibigyan mo na ng rose o ng chocolate. Sabi eh, kailangan niya ako, hindi po yun, no? Ito po ay pwede po sa lalaki at lalaki. Ibig sabihin, hindi relationship ha? Ito yung pagmamahal bilang magkapatid. Bilang magkapatid, okay? So, sana po ay
Ituloy po natin ang ating sarili sa pagbabasa po na salita ng Panginoon. Muli po tayo po itumayo. Hinihingi ko po na pita po natin ang ating Biblia sa Romans chapter 12, verse 9 to 21. Gagamitin po natin ang verse 9 to 16, pero basahin na rin po natin ang verse 21 hanggang 21. Para lubos po natin maunawaan kung ano po yung sasaan po ng Biblia. Romans chapter 12, verse 9 to 21. Okay, basahin niyo po yung verse 9 at tulad po ng nakagumit po natin ay salitan po tayo. Verse 9 sa chapter 12 ng Romans. Love must be sincere. Hate what is evil, cling to what is good. Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Share with God's people who are in need. Practice hospitality. Rejoice with those who rejoice. Mourn with those who mourn. Verse 17. Do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everybody. Do not take revenge, my friends, but leave room for God's wrath. For it is written, it is mine to avenge, I will repay, says the Lord. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Tayo po ay manalangin. Diyos Ama, muli po kami ng pagkasalamat sa inyong salita. Dalangin po tayo, Panginoon, na bigyan niyo nga po kami ng karunungan at kaalaman upang sa ganun yung nais niyo po na ipahayag po sa aming puso at isipan ay makamkan po namin, Panginoon, upang maging kami po ay maging karapat-dapat po sa inyong harapan at maging kagamit-gamit sa iyong ministeryo. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras po na ibinigay niyo po sa amin. Nawa ang Banal na Espiritu ang siyang kumilos po sa aming buhay at manatili pong pag-aralan ito, Panginoon. At nawa, patuloy po namin itataas lamang ang iyong pangalan. Ikaw lamang ang aming makita, ang iyong karangalan lamang, Panginoon, ang aming sambahin. Ito kaya ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pinamagitan ko po ang ating binasa sa Romans chapter 12 verse 19 to 21.